Masaya pala sa pakiramdam na mag-explore ng mga bagay at lumabas sa iyong comfort zone? Yes, you heard it right. Kaya naman, samahan niyo ako sa mga ginawa ko buong araw. Magandang araw mga binibini at ginoo. Kita nyo naman, maaga nagising ang inyong munting binibini. Tinir, nakapantulog pa ako. So ayun, tumaaga po ako nagising ngayon para maging productive yung araw ko. And araw-araw ko na siyang ginagawa na maaga mo gising. Para naman, marami ako nagagawa sa isang araw. Kasi naman, di ba, kapag maaga ka nagising, marami kang naiisip na pwede mong gawin. And ayun nga po yung ginagawa ko ngayon. And syempre, dahil maaga ko nagising ngayon, syempre mag-exercise po tayo and maglalaba at sasampay dito sa aming sampayan. At ano pa ba? Ano na, kung ano yung mga dapat kong gawin mamaya. So, panoorin nyo ang aking vlog dahil ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko ngayong buong araw. Nagligtit nga ako ng higaan namin, bali dito kami natutulog sa may likod dahil mas mahangin dito compared doon sa may pinakaloob ng bahay. Kung makikita nyo nga yung sofa na pinaglalagyan ko ng kumot at unan, ay dyan ako natutulog dahil ayoko sa may baba dahil makukulit yung mga kapatid ko. Bigla-bigla ka nalang magigising na akala mo na paano ka na, tanjakan ka lang pala sa mukha. Baka ma-hospital ako nang wala sa oras. Hanip naman sa pagka-OA. Ayun nga, after ko nga magligpit ay oras na para kumain. Titimpla po muna ako ng choco milk drink, pero usually talaga ang iniinom ko ay white milk. Pero trip ko kasi uminom ngayon ng choco na gatas. Oh, choco na gatas! Birch tree, baka naman! Baka naman! Pero sa totoo lang, bihira lang talaga ako minom ng gatas sa morning. Mas prefer ko kasi yung minom ng tubig. Pero syempre, depende pa rin yun sa needs natin or cravings natin. Kaya iinom tayo. Yan. Inom po tayo. Bali po ang kakainin ko ngayon na itinapay at sosaw ko lang sa gatas para mas masarap. Ayun nga, may mga nag-chat sa akin baka doon tagal ko raw mag-upload. Ang dahilan po niyan ay inayos ko yung schedule ko sa pagtulog kasi ilang months na rin po magulo yung body clock ko kaya talagang inuna ko muna. Pero dahil maayos naman na yung pagtulog ko ay pwede na ulit mag-upload. So after ko nga po kumain ay naglaban na ako. Ito po ako ngayon sa aming likuran. So yeah, ito po sa likuran namin ay hindi pa po siya tapos at papapusin pa lang siya kapag nataro kami ng budget ay meron na kasi kami yung sinagalaksusan na inuuna ngayon. So, pagpusensya na lang aming tutulan. So, ito po, ang nagawin ko po ngayon ay nagbabanlaw na lang po ako ng mga damit dahil naglaban na po pala kanina yung nanay ko. So, business niya po natapos. Ang nagawin ko ngayon, babanlawan ko na lang daw po lahat ng damit. Ayan, ayan, yung mga damit. Ayan. Binuksan ko na nga yung pintuan at magsasampay na ako ng mga damit. Ito yung mga ginagawa ko sa bahay namin kapag free time, pero syempre magkakaibang araw, so ibig sabihin iba-iba din yung ginagawa ko bawat araw. Minsan kapag may free time ang ginagawa ko ay mag-cellphone. Charot! Ang ginagawa ko po ay mag-bonding sa family, manood ng mga documentaries, history, or di kaya naman mga entertainment videos. Tapos minsan nagbabasa din ako ng mga trip ko basahin, pero mas madalas kong ginagawa ay magsulat ng mga bagay na naiisip ko. Wala lang, parang iba kasi yung hatak ng pagsusulat sa akin. Doon ko kasi nasasabi yung mga nararamdaman ko. Tapos minsan naman gumagala din ako mag-isa, me time kumbaga, kumakain mag-isa sa labas, to try new things alone. At syempre nagmumuni-muni, tapos kapag may time sa mga friends naman. So bali ito yung mga ginagawa ko to balance my life. Kapag hindi ako nagbebenta ng food or pwedeng pagkakitaan or di ako nagvo-vlog, ayun yung mga ginagawa ko sa free time ko. Ngayon naman yung pinagkakaabalahan ko naman, nag-aaral ako ulit habang hinihintay yung graduation. Hindi kasi ako mapakali kapag wala akong natutunan o ginagawa kada araw. Masaya kasi mag-aral to learn things that I don't yet know. Kahit pa para sa akin mabagal yung pag-usad, the more na you want and eager to learn something, malaking bagay na yon sa akin sa pag-online. Next naman sa motivation. So ayun, naghugas nga rin ako ng pinggan dito at hindi ko na sinama yung video ko na nag-workout ako dahil para kong butanding. Hindi
ko nun sa workout ko para kung isda na walang tubig. After ko nga sa mga gawain ko sa bahay, ay ready na rin po akong pumasok sa school. Nagbiyahe na nga ako ng pagkalayo-layo, so ang inaral ko ngayon ay pagbabarista dahil hindi ako nagkakape at kahit wala akong alam sa kape. Ang lakas ng tama ko eh. Pero syempre, ganun talaga, hindi tayo pwedeng nasa comfort zone lang. Kailangan matutunan ng ibang mga bagay, lalo pat nararamdaman ko na magiging masaya ako along the way sa mga learnings at skills na makukuha ko rito. At kahit nga medyo kinakabahan ako sa mga gawain na hindi pa familiar sa akin, syempre tinuloy ko pa rin dahil nandito na ako eh. So it's an opportunity to learn things and palawakin pa yung talento na binigay sa akin ng Diyos. Malapit na nga rin ako makarating sa school namin at bago ako makarating, makikita mo ang mga damuhan. Wow, napakaganda. So pag nakakita ako ng ganyan, iba talaga siya sa pakiramdam. Feeling mo na refresh ka. At ayan na nga po, malapit na po ako sa school namin. Ito na. Pagpasok na pagpasok ko pa nga lang ay ramdam ko na agad yung katahimikan. So sobrang tahimik, parang ayaw mo na magsalita. So ayan, naglakad na po ako doon para magsulat ng pangalan ko sa my logbook para makita ng mga teachers na pumasok po ako. After kong isulat yung pangalan ko, ay pumasok na rin ako sa room namin. At ito na yung room namin sa barista. At syempre, tumabi na din ako sa bago kong kaibigan na si Ivy. Bale, nagkamustahan kami, nagkwentuhan about sa mabuhay namin, tapos nakipagtawanan. At syempre, nire-recap din namin yung mga natutunan namin about sa coffee na tinalakay sa amin ng teacher namin. Pagkatapos nga ng recap ng lesson, ay nagpunta naman ako sa coffee area namin. So ito yung coffee area namin and mostly sa mga gamit dito ay hindi ako familiar. So ayan po yung coffee area namin. Makikita nyo, napakalinis po. Bumalik na nga ako sa upuan ko dahil nag-discuss si ma'am about sa coffee grinder. So yung coffee grinder po kasi ito yung pang-grind sa coffee beans. Ang purpose nito ay makuha yung tamang laki ng coffee beans para magkaroon ng consistency at makuha yung pinakamasarap po ang cup na lasa ng kape. Bale, ang pinapagawa sa amin ni ma'am ay pinapakalibrate niya sa amin yung coffee beans sa tama laki na gagamitin sa iba't ibang coffee makers. So after nga ng mga kasama ko mag-calibrate sa coffee grinder, ay ako naman po yung nag-calibrate or nag-grind ng coffee beans. So, mahalaga po kasi na mag-calibrate ng coffee beans dahil nakaka-apekto ito sa kalidad at lasa ng kape. So, kapag tama yung grind size ng kape, nagbibigay ito kasi ng consistency sa lasa ng kape. Nakakatulong din to sa extraction ng mga flavors kung magiging mapait ba ito o mahinang lasa ng kape. Bukod doon, kapag tama kasi yung grind size ng coffee beans, ay maiiwasan din na maaksaya kasi hindi pa ulit-ulit yung ginagawa. At bukod doon ay mapapangalagaan din yung espresso machine dahil ang kailangan lang naman doon na grind size ay yung fine grinds lang. At alam niyo ba mga binibinid Ginoo, medyo nahirapan talaga ako dito sa pagka-calibrate kasi unang-una hindi ako familiar sa paggamit nito kasi nga first time ko gumamit at syempre nakailang ulit din talaga ako sa pag-grind ng beans para makuha ko yung pinaka-exact na grind size ng coffee. Panay din ako adjust dun sa may color grinder yan. Kung makikita nyo dyan, ay ang hinahawakan ko, ayan yung color grinder. Tapos, kapag may lalabas na coffee na grind ko, parang hindi ko siya maramdaman kung saan ba siya grind size na bilong. Pero kahit nahirapan ako, walang susuko sa pamilyang ito. Tapos po, nagpapasalamat din po pala ako sa mga ate at kuya ko na nag-help sa akin kung paano ba yung pinaka mabilis na paraan sa pag-grind ng coffee beans. At masasabi ko rin talaga na nag-enjoy ako sa ganitong gawain dahil nararamdaman ko yung unity ng bawat isa. Kapag may nahihirapang isa, nagtutulungan. Mararamdaman mo rin talaga yung tinatawag na belongingness kahit pa bago pa lang kayo nagkakakilala ng mga nakakasama mo. At masasabi ko rin po na kahit nangangapa pa ako dito ay masaya naman ako na in-explore kasi hindi naman lahat ng taong magaling talaga sa una pero gumagaling ang taong nagpapatuloy. So after ko nga mag-calibrate, ito na yung different types ng coffee grinds. Extra fine, fine grind, medium fine, medium coarse, and lastly yung coarse.
After ko nga mag-calibrate ay naglinis at naghugas na rin kami ng mga ginamit para mapanitiling malinis yung coffee area. So far talagang happy ako na nagawa ko yung coffee grinds. I hope sa mga susunod na master ko rin, especially yung latte art. Habang naglilinis at naghugas nga kami rito ay bigla na lang sumasayaw si Kuya Aljan. Parang bulating nilagyan ng asin. Charot! Ayun, medyo mahaba-haba na nga po yung sinasabi ko. Kaya hanggang dito na lang. Always remember, be humble and never think you are better than anyone else. Bye-bye! Bye-bye.